Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw ng 28 ng Oktubre taong 2024. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Bagyong Christine, 90 patay, under validation pa. Ayon sa OCD, nasa 90 ang naiulat na patay dahil sa Bagyong Christine, ngunit kailangan pang i-validate ang mga numero. Patuloy ang monitoring at assessment ng ahensya upang matiyak ang tamang datos. Bagyong Leon, nagpapalakas at maaaring maging severe tropical storm. Bahagyang lumakas ang Bagyong Leon sa loob ng Philippine Sea at may posibilidad itong maging isang severe tropical storm. Patuloy ang pagbabantay sa bagyo na maaaring magdala ng mas maraming ulan sa bansa. Tulong sa Noveleta ipinapanawagan. Humihingi ng tulong ang mayor ng Noveleta, Cavite para sa pagbangon ng kanilang lugar mula sa matinding pinsala ng Bagyong Christine. Malubha ang epekto ng bagyo sa infrastruktura at mga residente ng bayan. Up Fighting Maroons, pasok na sa Final Four. Ang Up Fighting Maroons ay opisyal ng pasok sa Final Four ng UAAP Season 86 matapos ang kanilang tagumpay laban sa Adams and Falcons. Pinatunayan ng Maroons ang kanilang lakas at husay sa basketball court. International aid dumating para sa mga biktima ni Christine. Patuloy na dumarating ang tulong mula sa iba't ibang bansa tulad ng Malaysia at Singapore para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ang mga relief operations ay nakatutok sa mga pinakamalalang tinamaan ng bagyo. Apela para sa Bicol Region. Ang mga mambabatas mula sa Camarines Sur ay humihiling ng mabilisang tulong matapos ang matinding pinsalang dulot ng Bagyong Christine sa kanilang rehiyon. Kailangan ng rehiyon ang mga pangunahing pangangailangan at tulong pinansyal. 8 patay sa Agoncillo, Batangas dahil kay Christine. 8 residente ng Agoncillo, Batangas ang kumpirmadong namatay dahil sa matinding hagupit ng Bagyong Christine. Patuloy ang rescue at relief operations sa lugar upang tulungan ang mga apektadong pamilya. K-pop at K-drama stars paparating sa Pilipinas. Inaabangan ang pagdating ng mga sikat na K-pop at K-drama stars sa bansa ngayong Nobyembre. Ang mga fans ay excited na makita ang kanilang mga idolo sa iba't ibang events na gaganapin sa Metro Manila. Trump nagbigay ng campaign speech sa New York. Si dating US President Donald Trump ay bumalik sa New York para sa isang rally, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya para sa 2024 US elections, na naglalayong muling makuha ang suporta ng mga botante. The Obamas, nagbigay suporta kay Kamala Harris. Muling nagpakita ng suporta sina Barack at Michelle Obama para kay Vice President Kamala Harris sa huling bahagi ng kanyang kampanya para sa 2024 elections. Kasama ang iba pang malalapit na kaalyado, pinapalakas nila ang tsansa ni Harris sa paparating na halalan. Taiwan binabantayan ang combat patrol ng China. Matapos ang pag-aproba ng US sa mga armas para sa Taiwan, nagsagawa ang China ng combat patrol bilang tugon, na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy itong binabantayan ng Taiwan at mga kalyadong bansa. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.